mabuti na lang. At wala na yung mga bata. Wala na tayong trabaho. Oo, tama ka dyan. Makakapagpahinga tayo ng konti kahit mapano. Magandang umaga po sa inyo, Mr. James, Mrs. Morley. Magandang umaga rin po. Aba, Becky, tingnan mo nga naman. Napakaaga mo naman yatang gustong umalis. Opo, gusto ko pong maaga para dumating ako bago magdilim. Ah, ganun? Akala ko pa naman matutulungan mo ako maglaba ng kubre kama. Ako na lang po maglalaba, Mrs. Morley. Eh, ano pa nga ba? Pasensya ka na sa akin, Miss Sarah. Wala yun sa akin, Becky. Mr. James, pwede po bang bigyan niyo muna ng makakain si Becky bago siya umalis? Bakit naman namin siya bibigyan? Hindi na nga siya makakatulong, papakainin pa. Oo, tama yun. Kung nagugutom ka, bumili ka ng pagkain mo. Pero... Huwag ka na mag-alala sa akin, Miss Sarah. Okay lang na magutom ako. Masaya naman akong uuwi eh. Becky. Becky? Andiyan ka lang pala. Gusto ka raw makausap ni Miss Minchin. Sumama ka sa akin. Opo, Miss Amelia. Hay, pambihira. Ang totoo pa ka ng lahat yan ni Miss Minchin. Dahil kapag pinagbakasyon niya si Becky, makakatipid siya. Ang problema, madadagdagan ang trabaho natin. Eh, ganun na nga. Ikaw na lang mag-isa magda... Sara! Ka ng ibang lugar na babalikan. At dahil wala ka ng ibang pwedeng puntahan bukod dito, sana naman ayusin mo yung trabaho mo. Sige po. Becky! Siguro naman alam mo na marami pang dapat asikasuhin dito sa dormitoryo bago magpasukan. Kaya sana bumalik ka rito ng maaga para makatulong ka. Opo, sige po, Miss Minchin. Amelia, pakibigay mo na kay Becky ang sweldo niya. Oo, sige ate. Oh, Hayad. Ingatan mo, huwag mawala yan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Amelia. Maraming din po salamat sa inyo, Miss Minchin. Pasok, bukas yan. Magandang umaga po sa inyo. Dinalang ko po kayo ng agahan. Salamat, Sarah. Magmula ngayon, mag-isa ka na lang dito. Opo, wala po yun sa akin. Meron po sana akong hilingin kay Miss Minchin. Ano yan? Sabihin mo na. Kung pwede, gusto ko po sanang ihatid si Becky sa istasyon ng tren. Ate, balak ko ring utusan si Sarah na maghulog ng sulat. Kung pwede, payagan mo na siya. Sige, pumapayag na ako. Pero huwag ka masyad magtatagal. Opo, salamat po. Alam mo, totoong natutuwa ako dahil makakauwi na rin ako sa amin. Makikita ko na ang mama ko at ang mga kapatid ko. Pero kahit na ganun, parang nalulungkot pa rin ako. Ganun ba? Bakit naman? Paano kasi ako? Meron pang pamilya na pwedeng uwian. Samantalang ikaw, wala ang papa mo. Mag-isa ka lang. Becky. Miss Sarah, pasensya ka na sa akin, ha? Naawa kasi ako sa'yo dahil mag-isa ka na lang. Kaya ako nasabi yun. Becky, salamat. Pero huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko mag-isa. Pero... Oo nga pala, Becky. Hindi ka ba bibili ng pasalubong para sa mga kapatid mo? Ah! Oo nga pala. Muti ko nang makalimutan. Ikaw talaga, Becky. Tara na. Miss Sarah? Bilisan na natin. Oo, sige. Alam mo, Miss Sarah, kapag napapadaan ako rito sa tindahan na ito,
Parati ko naiisip na sana mapatikim ko to sa mga kapatid ko minsan para maging masaya sila. Sigurado ako matutuwa mga kapatid mo dyan. Siya nga pala, may napili ka na ba? Oo, nung pa nga ako nakapili eh. Talaga? Ah! Kahit nakapili na ako, nakakalito pa rin pala. Wow! Parang ang sasarap! Anong gusto mong bilhin? Ano po? Gusto ko po yung kulay pulang candy na nandun sa may gilid. Ah, yung apple flavor ba ang gusto mo? Ano, ito ba yun? Ah, opo! Yan ang gusto ko! Ilang pounds ba ang bibilihin mo? Ah, hindi pa ako bibili ng masyadong marami. Konti lang ang bibilihin mong candy? Sige, kalahating pound na lang. Pero, kasi po piso lang ang bibilihin ko eh. Bakit iha? Hindi ba ang amo mo nagpapabili sa'yo nito? Pasensya na po. Ayos lang. Dapat kanina mo pa sinabing ikaw lang ang kakain. Oh, ito. Sapat na siguro ito sa'yo. Unang beses pa lang ako bumili ng ganito simula nang dumating ako dito sa London. Masaya ako para sa'yo. Halika na, pumunta na tayo sa istasyon. Sige! Good morning din. Pero anong ginagawa niya ni Becky dito? Uuwi siya sa kanila, kaya ihatid ko siya sa istasyon. Ah, tamang-tama pala. Papunta rin ako dun ngayon eh. Kukunin ko kasi yung mga gulay. Kung gusto nyo, sumabay na lang kayo sa akin. Wow, ang galing naman! Salamat, Peter. Ngayon na ulit ako makakasakay sa minamaneho mo. Magandang pwestong ito, Becky. Gusto mo? Miss Sarah, nalulungkot talaga akong iwang ka. Pero kasi... Ayos lang ako, Becky. Sakay ka na. Baka maubusan ka pa ng upuan. Sige. Tara na! Becky! Dito ka na maupo. Salamat, Peter. Sige, Becky, mag-iingat ka. Oo, maraming salamat. Ikaw rin, Miss Sarah. Ingatan mo sarili mo. Maraming salamat, Becky. Peter, bumaba ka na dyan. Malapit na umalis itong tren. Oo nga pala. Babay na, Miss Sarah. Sige, Becky. Ingat ka. Babay, Becky. Miss Sarah? Babay, Miss Sarah! Mag-iingat ka, Miss Sarah! Thank you.
Siguro maganda dun sa probinsya nila. Okay lang yun. Ako nga, wala akong ibang lugar na pwedeng puntahan bukod dito sa London eh. Wala nang iba. Pareho tayo. Wala na rin ako mapupuntahan. Ah, Zara? Brought to you by Sackboy Anime. Cesar, nasa bakasyon sila lahat yung mga bata kaya tahimik ngayon. Pati nga si Becky umuwi rin eh. Pero kahit na wala na sila rito, huwag kang malulungkot. Mom! Thank you.
maraming salamat sa pagsakay. Opo. Pumunta ka lang ng London, gumanda ka na bigla. Talaga? Oo! Ah, oo nga pala, may binili akong pasalubong para sa inyo. Taraan! Wow, mga candy! Mukhang masarap! Dali, tikman nyo na! Masarap? Ang sarap talaga, ang tamis! Wow! Ang sarap! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na candy! Pack talaga? Ate, ako na magbubuhat niyan! Ako ito bubuhatin ko! Ate, bilis! Mama! Andito na po si ate! Kumusta po? Becky, bakit nandito ka? Pinalayas ka ba nila doon? Po? Wala yon. Kalimutan mo na yon. Ate Becky! Tara, dito ka! Maupo ka rito! Maraming salamat! Mama, huwag po kayong mag-alala. Hindi po nila ako pinaalis doon. Ganun ba? Edi kung ganun, dito ka pala muna hanggang sa matapos ang bakasyon. Hindi po pwede. Pinababalik po ako doon ng maaga bago magpasukan dahil marami pa po akong gagawin. Ganun ba? At saka kung magtatagal po ako rito, po akong mahihirapan ng husto ron si Miss Sarah. Ah, talaga? May ibibigay po ako sa inyo. Sa inyo na po to, kaso yung iba nagastos ko na po sa pamasahe. Wala yun, anak. Alam mo, ang totoo, napakalaki ng naitutulong mo sa amin buwan-buwan. Maraming salamat. Kamusta na po si Lola? Hindi pa rin bumubuti ang kondisyon niya. Mama, ako na po maghahanda ng hapunan natin ngayon, ha? Pero baka naman pagod ka na sa biyahe. Okay lang po ako. Sanay na nga po ako sa gawain sa kusina, eh. Ay, Becky, natutuwa ako at lalo ka pa naging mabuting anak. Maraming salamat. Salamat naman at makakatulog na rin ako na maaga ngayon. Baka nakakalimutan mong hahandaan mo pa si Miss Minchin ng pagkain niya sa ating gabi.
Sarah. Tapos na ba kagad maghaponan si Miss Minchin? Opo, Mrs. Molly. At hindi na lang siya kakain mamaya. Ay, mabuti naman. Salamat! Paano, ikaw nang bahalang magugas dyan. Opo, Mr. James. Kaya simula ngayong gabi, tayo na lang ang nandito. Sigurado ako nandun na si Becky sa bahay nila. At hindi rin tayo mapapasyalan nila Lottie at Ermengarde kasi nasa bakasyon din sila ngayon. Kahit malungkot, kakayanin natin. Siguro nagtatampo kayo dahil akala nyo nakalimutan ko kayo, no? Salamat, Mel. Totoo, alam kong wala na akong pamilya na pwede kong uwian ngayon. Pero kahit na ganun, masaya pa rin ako. Dahil andyan ang pamilya ni Mel talaga.